Good day mga kabayan. Again, this is Pinoy Katari. At ngayong araw na to, magpapalit tayo ng group set, yung silverback na sprint number 2 na binibenta ko. Ilalagay natin yung SRAM na SX na tinanggal natin dun sa cross dahil nagpalit nga tayo ng SRAM naman na NX. So, ngayong araw, DIY lang pala, destroy it yourself. So, kung bike nyo naman yan, huwag kayong matakot na magbaklas. So, ito yung mga gamit na gagamitin natin. So, syempre kailangan mag-gloves ka muna, no? Di ba? Kasi, yung mga tools nakakasira ng kamay tsaka nagagrasahan. So, napaka-importante nung gloves. And then, ito yung mga tools na gagamitin natin na papakita ko sa inyo. So, bumili na ako ng kumbaga set of tools para sa bike talaga. Para hindi ako mahirapan na kuha lang ng kuha kung saan-saan. So, naka-arrange na siya. So, share ko sa inyo para makita niya. Kung bago ka lang sa channel ko, gumagawa tayo ng mga bike-related videos dito sa Qatar. Katulad ng mga ito, pag may mekaniko, mga bike check, bike reviews ng iba't ibang bike. Ganun din ng mga iba't ibang bicycle shop dito. So kung naghahanap ka ng bike, para sa iyo yung channel na to. Mag-subscribe ka sa YouTube channel natin na Pinoy Katari. At ilike na lang din yung video na to kung nagustuhan at nakatulong sa'yo. Let's go! Ito na yung cross na pinalitan natin ng group set. So, yung in-unbox natin, yesterday na SRAM NX, yan, naikabit na natin. So, yan yung crank set niya, tapos yun naman yung RD niya, and then yung mga cogs. Napaka, super black pa niya. Kasi hindi pa na dadala sa trail, pero yung bike natin, kung mapapansin nyo, sobrang dumi. Hindi pa natin na lininas. And then, ito naman yung mga tools na gagamitin natin. Yan. So yan, bumili ako nito. Napaka-importante nito kung mahilig ka mag-mekaniko ng sarili mong bike. So bumili na lang kayo niya. Nabili ko lang yan ng nasa 300 riyals. So must have yan kung talagang mahilig ka magkalikot. So yan, nabaklas ko na actually yung sinasabi ko sa inyo na binibenta ko na silverback sprint number 2. Ngayon, natanggal ko na rin yung RD niya, yung gulong niya. Tapos, tatanggalin ko na lang yung cogs. And then, pati yung crank. Nandun pa yung crank eh. Yan o. Gagawin natin siyang SRAM SX na 1x12. Diba? Conversion from Shimano Diore. Yan, yung cogs niya. Yung RD niya nandun sa bag. Na 10 speed from 1x10 speed. So ito yung SX na ilalagay natin. Ayan. Ito yung group set na ikakabit natin. RD cogs na 12 speed galing yan dun sa cross. Ayan, na stack niya yan. Tapos chain na 12 speed. Yung crank set na 32 teeth. Siyempre Eagle Technology yan. Ito, separate pa to na binili ko. Napakaswerte ko. Salamat kay Sir. Shoutout kay Sir. Hope na magkasya to doon sa bottom bracket ng silverback natin. Kasi may mga sukat yan eh. So, tingnan natin kung fit siya. So, tandaan yan. Kasi hindi yan kasama sa group set pag binili nyo, separate yan. Tapos, ito yung shifter nung SX. Yan, kakabit din natin dito. And then, syempre, meron tayong bagong bike doon. Oh. Yun oh. Yan oh, bike reveal no. Yan, so kabibili lang natin yan. Kahapon lang din, yan. So bukas naman ready na yan para sa tribu. Tsaka doon sa New Barwa Trail na pinuntahan ko last week. Yan, so yun yung gagamitin ng girlfriend ko. Tapos ako naman na itong cross. So, umpisahan natin sa pagtanggal ng cogs dahil hindi ko na napakita sa inyo. Actually, ayokong ipakita na nagme-mekaniko ako. Mekaniko ako, pero sige, pakita ko na lang ulit. So, nabaklas ko na yung gulong. So, ang babaklasin naman natin ngayon yung cogs. Kung may ganito kang tools, napaka-importante dito kasi kompleto na siya. Ito yung ginagamit para pang-grip dito sa cogs niya. And then, ito naman para doon sa center lock niya. So, yan.
itong ano, pakita ko. Yan. Meron siyang mga ano dito. Ngipin. Sakto yun para dito. By the way, yung kags natin ni Shimano Jore, kasi yung setup nito before is 1x10 na Shimano Jore. So, para tanggalin yung center lock, lagay mo lang yung tools na yan, and then itong ano na to, chain na to, para ito yung kumbaga magiging ano niya, grip niya. Kumbaga, yan. So, ganito lang ang paggamit nito. Dapat against the ano, kumbaga lock. Yan. So, chain yan. So, safe na safe yung cogs mo. Hindi siya masisira. So, yan. Ako may, sa Pinas pa lang, mahilig na ako gumamit ng katala. So, mas gusto ko yung katala kasi secure. So, tanggalin mo lang siya. Oh, ito, maluwag na pala eh. Maluwag ang kata kanina. So, yan. Ganun lang. Pagtanggal niya ng center lock. Kung gusto mo higpitan, ganun lang. Tutunog yan eh. Pero kung, yan, sa pagluwag naman. So, ganun lang kadali. Magtanggal ng cogs. Ngayon, ingatan mo lang to. Ingatan niyo lang to na ano, na huwag maghiwaiwalay kasi baka mahirapan kayong magbalik. So, once na tinanggal niyo 'yan, dapat ano, kukunin, hawakan niyo na agad dito sa pinakamalaking plato up to dun sa pinakamaliit. So, ilayin niyo lang, make sure na hindi magkapalit-palit para hindi kayo mahirapan. So, 'yun lang, makikita niyo na na ito yung hubs na tinatawag. Ito, may mga ngipin yan na kumbaga pag-aasawahin mo para dito. So, yan yung hubs natin. Yan, natanggal na natin. So, kakabit na lang natin yung SX naman na cogs. Madali lang mag-mekaniko ng bike actually. Basta sarili mong bike. Eh. Kasi baka mamaya magalit yung pinagpa-practice nyo. So, mas maganda kung umpisahan nyo muna dun sa sarili mong bike. Kakabit na natin itong SRAM na cogs. So, napakalaki ng difference niya. Check mo. Ito. So, ito. Ang teeth nito is 11 to, I think, 46 teeth. And then, itong SRAM, 11 to 50 teeth. So, 12 speed pa. So, napakalaki ng difference niya. Yun, oh. Halos takpan ng buong SRAM na 12 speed yung Shimano Jore na 10 speed lang. So sa weight naman, Shimano Jore M5000 lang kasi ata to eh, kung hindi ako nagkakamali. Etong ano na to, etong cogs na to. So halos the same lang kahit 12 speed to, tapos ito 10 speed. Yung pagdating sa weight, halos magkaparehas lang yung dalawa. So kabit na natin. Ito nyo, nilagyan ko pa ng ano yan, ng zip tie para hindi mag-iwaiwalay kasi mahirap siya pag nag-iwaiwalay. So, ito again, sa hubs, sundan nyo lang yung ngipin ng hubs. Huwag kayo magkakamali. Lapit mo nga para makita nila. Sa paglalagay ng ano, cogs, sundan nyo lang yung pattern na yan para hindi kayo mahirapan. Hanapin nyo lang yung ngipin niya. Yan. Tapos, eto. Sali na natin. Uy, wait lang. And, higpitan na natin. Hindi nyo na kailangan ng tools na to sa paghihigpit, itong locking tool na to. Kahit katala na lang, pwede na. Kung meron kayong torque wrench, mas maganda yan. Kasi alam nyo kung gaano kahigpit yung tama. Kaya tayo, wala pa tayong torque wrench. Eh. So, tanchay na lang natin kung higpit na or hindi pa. Okay na yan. So, kung narinig niyo yung ganung sound, nasa tingin niyo may pit na okay na yan. So, tapos na tayo sa cogs. I think, punta na tayo ngayon sa pagkabit naman ng RD, yung SRAM.
So sa pagkabit, eh, ito, madali lang to. Makikita nyo naman na meron na siyang ano dun, built-in na screws. Tapos, para higpitan naman, kailangan mo lang ng Allen. So kailangan natin ng Allen rings. Ito yung Allen rings. Tapos, lalagay mo siya sa tinatawag nilang dropout. Pero, tawag ko dito hindi dropout. Ano to, hanger to. RD hanger. Yan, so, syempre dito yung RD hanger. Ganyan nyo lang. Etong, SRAM, dun sa pinakita ko na, ano natin, review natin, meron siyang locking system dito. So, pag ikakabit nyo, ilock nyo lang siya para mas spread nyo. Yan, oh. Yan, so, nalock na natin, kabit nyo para mas madali siya, ano, maikabit. Yan, tapos, gamitin nyo na ng Allen. Alam ko lang ano size na ito. Masyadong malaki. Isa. 5mm ba to? Oh, 5mm, tama. Yan, kabit na natin yung RD. So, RD hanger, ha? Pero, depende pa rin sa inyo kasi sabi ng iba, drop out doon. Ako, RD hanger yung tawag ko kasi RD kinakabit dito. So, yan. SRAM SX. Ina-assemble natin. So, again, tamang higpit lang, huwag masyadong mahigpit. Tama lang, yung tama lang, pakiramdaman nyo. Pero kung may torque wrench kayo, much recommended yun. Okay na yan. So, naigabit na natin yung RD natin. So, anong susunod natin? Backlash tayo ng crank. So, yung crank natin, naka-halotech tayo na Pro Wheel Claw. Yan. Tapos ito, stock pedals to ng GT ko. Kinabit ko na lang dyan. Meron din tong chain guide, pero hindi ko na ito ikakabit ngayon. Kasi naka-SRAM SX siya. Tatanggalin ko yan. Bebenta ko na lang yan. For sale yan, ha? For sale to, mga kabayan. So, kung kailangan nyo, sabihin nyo lang ako. Yan. Hello, tech yan. So, baklasin na natin. Tanggalin naman natin yung, ano, crankset. So, hanapin nyo muna yung, ano, yung, center lock niya dito. Halotech na to, pero sa left side niya nandito yung lock niya. So, I think nasa 6mm to. So, hanapin nyo. Ito, 6mm. Ayan, so, ito yung center lock niya sa crankset. Sa left arm. So, baklasin nyo muna yan bago nyo umpisaan dun sa crank. Actually, mas madali baklasin yung Halotech compared dun sa mga square taper. Pero pag may gamit ka, okay naman. Natanggal na natin yung center lock niya. Plastic lang naman yung stock kasi ng Pro Wheel. May pang setup din ito eh, yung aluminum. Pero, I think kahit wag na. Okay yung plastic niya, kasi yung din naman. So, ito, baklasin na natin yung dalawang Allen. Isa dito sa kabila, isa sa opposite side. So, umpisa muna natin dito para lumuwag at mabaklas na. So, make sure na nakalapat yung ano yung Allen nyo kasi para hindi mabalakot. Yan. So, baklasin na natin. Nakatakot, no? Baka magasgas yung frame natin. Ayan, so, mas maganda kung tanggalin nyo na lang. Kasi, minsan nakakaharang siya dun sa, ano rin, eh, gut lock nung, ano, nung mismong Halotech. So, tanggalin nyo na lang yung Allen. Natanggal na natin dun sa kabila. So, dito na tayo sa right side, sa may chain ring. Ngayon, actually, kung wala kang chain guide, babaklasin mo na lang yan, hihilahin mo. Ganun lang siya kadali. Eh, may chain guide kasi to na stock. So, kailangan baklasin muna natin yung chain guide. So, tanggalin natin yung chain guide. Maliit lang to na Allen. So, click this one. Yung chain guide ko nga pala is Decas. Actually, dito ko na lang din siya nabili sa isang OFW rin. Nabili niya daw to sa Pinas. May iba't ibang klase ng chain guide. Itong nabili ko, ito yung kumbaga ano siya, clip type, iniipit siya dun sa ano, sa BB. Ito papakita ko. Natanggal ko na yung pinaka-guide. Ngayon hihilahin ko yung crankset na Halotech. Yan. So ganun lang siya kadali, di ba? Yan. So ito na yung crank arm mo. Kasama yung chain ring buo. So ito na yung Halotech niya. Yan. And then, ito na yung BB. So, pag naka-Halotech ka, for sure, kailangan mo ng BB niyan. So, ito na yung BB natin. Ano to? Pro Wheel yung brand.
kailangan mo rin ng pantanggal ng BB. Yung kaninang pang locking mechanism dun sa cogs para hindi gumalaw, yung opposite side nun, ito na, yan naman yung gagamitin natin. Yan. So ito, ganyan lang oh. Pag asawa, lagay mo lang din siya ulit dun sa may gatla. So ito, dahan-dahan lang. Hanapin natin kung paano yung papaluwag ah. Ay, grabe, ang himpit. So, I think, pakabila tayo. Loose it. Ah! Yan. So, yan, natanggal na natin. Kung mapapansin nyo, lumuwag na yung chain guide. Kasi katulad nga na sabi ko, yung chain guide ko is yung iniipit lang siya doon sa BB. So, mas madali siyang tanggalin. Yung iba kasi, ini-screw dito. Parang yung sa GT. Ewan ko kung nakikita nyo yung GT sa likod. Yung chain guide nun, talagang kailangan mong i-mount. Yan. So, ito, tanggalin na natin yung BB. Etong BB na to, hindi ko to pwedeng gamitin dun sa SRAM SX kasi yung SRAM SX, kailangan mo talaga ng bottom bracket din na SRAM. Actually, hindi lang sa SX, sa lahat ng klase ng SRAM. May special bottom bracket talaga and then may mga sukat yan. So, kailangan alam nyo yung sukat nung kailangan nyo na BB. Yan. Dito ko na lang din nabili sa isang Pinoy dito. Kasi na natin. Natanggal na natin yung mga BB niya. So, ito yung BB nung Pro Wheel. Ayan, so, pag-asawahin natin. Ito yung chain guide ko. Later, using naman. Ito yung BB na Pro Wheel. Tabi natin kasi pag binenta ko na yung crankset, kasama pa rin to syempre. Para hindi na mahirapan yung buyer. 100 reals din ata to dito sa Qatar. So, medyo may kamahalan din. Kaya, ba't ayaw mag-lock? Wala. Yun. Yun, no? Oh. Okay na yan. So, yan. Tabi na natin. Open na natin yung SRAM na binili natin. Yun, oh. DUB. DUB. SRAM. So, may mga, spacer na kasama. Check natin kung ilang spacer yung kailangan natin. Ito yung may nakasulat yan ha, may guide yan ha, kung right or left. So, ito, right to. So, ito yung dapat nasa right, tapos yun yung nasa left. Maglagay tayo ng grasa. Bago natin ilagay ito. So, meron tayong grasa dito. Kung mahilig ko mag-mekaniko, kailangan bumili na lang ng grasa. 15 real lang yung bili ko dito, napakalaki na. Yan, so, Ulta Lube Grease. So, tatanggal tayo ng gloves. No choice. Kahit isa lang. So, pag naglalagay kayo ng grasa, konting-konti lang ha, huwag masyadong marami. Yung ano lang, yung tamang ano lang. Tamang trip lang ha. May maramdaman lang na grease yung ano natin. Thread natin. So, by the way, yung bibili kakabit natin is threaded type. Diyan ka lang, lalagay ka sa kabila. So, dito sa kabila, lalagay ka din. So, both side yan, kailangan may grease. Para na rin yan sa protection ng thread natin. Hindi masira, tsaka mas madaling tanggalin. At ikabit. Gloves na natin. Balik na yung gloves natin. Kung saan lang si gloves natin. So again, hanapin yung left and right. So ito yung sa right. Maglagay ka ng spacer. I think kahit ano lang, tig-isa lang na spacer, try muna natin. Isang spacer yun ang muna yung nilagay ko sa kanan. So nasa sa inyo yan kung ilang spacer, depende yan sa haba. So, ngayon ako isa lang muna nilagay ko. Dito na ako sa kabila. Tapit ko natin para makita nyo. Tsaka dyan na lang yan. So, ito yung spacer, lagay ko. Dito na ako sa left. So, the same procedure ng pagtanggal nung kanina, tsaka pagkabit, ganun lang. So, I think isang spacer lang, enough na. So, higpitan na natin. Yung panghigpit, yung tools pa rin na to. Kasi, the same na lang naman yan. Okay,
Naikabit na natin yung dab na bottom bracket yan. So, ito yung paano siya nagpa-function. Meron siyang parang bearings dito sa outer layer niya. Yan. So, ngayon, kakabit naman natin tong crankset. Diba? So, ito, direct mount yung crankset ni SRAM. Yan. Dab din yung spindle niya. So, ito, kabit na natin. Dito naman, Halotech naman sa left side. Yan. Kabit na natin. By the way, itong crank arm na to may adjuster to. So, kailangan nyo dito ng 1mm na Allen wrench. Luwagan nyo and then isagad nyo siya doon sa gilid ng left arm. Dahil gagamitin nyo yan later pag naikabit nyo na doon sa bottom bracket. Siya yung kumbaga magsisilbing adjuster. Then ito, nilalagyan ko na lang din siya ng grasa para maganda yung ano, yung friction niya doon sa BB natin, which is yung bottom bracket. Napaka-importante niyan para doon sa kumbaga ano, maintenance natin. Especially na laging gamit na gamit yung crankset. Yan, kabit na natin. Bago natin na ikabit yung gulong ko sa likod, ipapakita ko lang sa inyo yung tamang procedure nung pagkabit ng quick release o yung skewer niya. Dapat hindi ganito yung pagkabit nyo. Dapat hindi yung maliit yung nandoon sa gilid ng skewer, mali yan. Dapat yung malapad na side ng spring. Dahil isa sa mga cause ng pagluwag ng gulong sa likod is yung maling pagkabit ng spring na yan. Isa rin yan sa mga cause pa bakit lumuluwag yung gulong natin sa likod pag nasa trail tayo. So, napaka-importante niyan. Take note of that. At kung mapapansin nyo rin, yung RD, hindi ko pa kinabit yung ano niya, cable niya para mas madali siyang may adjust at mas madali kong maikabit yung gulong sa part na yan. And then, nung naikabit ko na yan, sinigurado ko pa talaga na maganda yung pagkapit nung quick release niya doon sa frame. Kaya binaba ko yung gulong and then na inikot-ikot pa natin para makita natin kung maganda ba yung pagkakabit natin. Ayan, panoorin niya. Ngayon, tanggalin naman natin yung nakakabit sa kanya na shifter, yung cables niya, para mapalit natin yung SX na shifter. Baklasin muna natin itong grip. Minsan medyo mahirap magbaklas niyan. Ang gawin nyo, lagyan nyo na lang muna ng WD-40 o konting lamis. Ngayon, kailangan din natin baklasin syempre yung brake set and then after niyan yung shifter na ng RD, yung tatanggalin niya. Sa pagtanggal niyan, hindi nyo na kailangan tanggalin yung buong covering ng cables. Yung wire lang talaga. So, hihilahin nyo lang yan. Napakadali niyan. Yan, makikita nyo sa video para matuto kayo. Makita nyo yung paano ginagawa natin. Yan. So, hihilahin ko lang yan. Napakadali lang yan. Sa paghila nyo, i-ano nyo na lang din. Kumbaga, ibuhol nyo na lang din siya ng maayos, pabilog, para madali nyo, hindi masira yung cable once nagagamitin nyo ulit. Yan.
So, ganun lang siya kadali. Iwan nyo lang yung, ano ha, yung cover ng cable. Huwag nyo lang tanggalan. Kasi kung ano kayo, kung naka-internal cabling, napakahirap niyan. So, i-remain nyo lang yan dyan. Yan. Ito na yung SX na shifter cable na inalis natin dun sa cross soil natin. Ito yung sinasabi ko na mas maganda kung mabuhol nyo ng maayos yung pagtanggal para sa pagbalik nyo hindi kayo mahirapan. So, bago nyo ikabit, lagyan nyo na lang din ng konting langis o kaya naman na grease para mas maganda yung ano niya, pag-slip niya doon sa cable routing na naiwan doon sa frame nyo. Yan. So, ganun lang. Kadali. So, ipasok nyo lang. Ito, panoorin nyo. Kabit na natin yung cable dun sa RD, then adjust na natin yung cable tension, tapos tune up na natin. Let's go! Natapos na rin natin, so kakabit na lang natin itong pedal niya na ordinary lang. Kasi syempre yung nakakabit doon na pedals before is yung pedal ko na Race Pace Chester. Pero hindi naman natin pwedeng kabit dahil wala na tayong gagamitin. Kasi wala namang ganun na piyesa ngayon dito sa patak. Nagkakaubos ito. Ang samantala dahil pambenta naman siya and then for sure yung bibili, meron din naman siyang pedal. So kabit na lang natin ito para matest din yung mara. So yun na, na-tune up ko na siya. Okay na, kakabit na lang ito. Aywa, okay na mga kabayan. So again, maraming salamat sa panonood. I hope na may natutunan at nagustuhan nyo yung video na to. So huwag nyo na lang kalimutan na i-like at mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin na Pinoy Katari. So, yun lang. Ride safe and God bless. Thank you.